Hello guys, this is Benji Palaron Jr., your trusted licensed real estate broker and entrepreneur. Welcome to our new video and excited ako i-share sa inyo itong ito. Disregarding advantage of pag-ibig loan. Sa mga pag-ibig users dyan or pag-ibig na loan users na may capability to loan a housing loan, para sa inyo itong video na ito. So before I provide this information sa inyo, ano yung advantage ng pag-ibig loan, please subscribe to my channel. Don't forget to press the bell button para magkaroon kayo ng updates sa aking video. And follow me to my Instagram para mag-grow naman ito. Okay guys, bibigay ko na itong advantage ng pag-ibig. So tara na! Okay, ang pag-ibig fund ay isang government institution na tumutulong sa mga karaniwang tao na gustong magkaroon ng bahay. And ang maganda dito ngayon ay I provide yung first video natin about pag-ibig. And mag-guide you about ano yung pag-ibig, ano ba siya, ano ba yung kanyang mandato o batas para meron kayong guide para dito. May step-by-step rin tayo kumuha na guide sa pag-ibig. And guys, ang maganda dito ngayon, nag-restructure ngayon ang pag-ibig because of Bayanihan Act. So, Bayanihan Act 1 and 2 and moratorium ng 60 days sa pag-ibig. So, I'll provide those links for your guidance kung makapag-loan na kayo ng housing loan. So, tara na. Ano ba yung mga advantage nito? First is, ang advantage ng pag-ibig is muna yung qualification. Pwede ang minimum wage earner are accepted. Basta, meron kayo na na-meet nyo na yung requirement ng pag-ibig, which is 2 years na naguhulog. So, unlike sa bank, kailangan talaga sa profit sila na ano, na besides. Hence, they do not issue credit to anyone who cannot prove her ability to pay or pay off. Ang bago kasi medyo magpet pagdating sa pag-loan. Dahil syempre, private entity sila. So, kailangan i-prove mo sa kanila na kaya mong magbayad sa kanila. Kaya mong mag-pay ng yung debts. Kasi ang problema ngayon sa banks are hindi naman problema. Ang advantage sa banks ay mabilis. Mabilis yung mag-proseso ng yung pag-ibig fund. Ang yung loan pala. So, yun yung kailangan natin pag-aralan mabuti if you are confident enough to do loaning on the bank or doon ka sa pag-ibig. Ang maganda naman, itry nyo both para malaman nyo, ma-experience nyo at malaman nyo yung proseso ng pareho. Para naman masama yung kung hindi kayo makapasa, bibigyan naman kayo ng other options ng both institution. Second, loan amount. You can get a loan as follow as $750,000 and as high $6 million depending on the income. Okay guys, pwede kang kumuha ng $750,000 loan up to $6 million. But it depends on the income. Ano yung income? Ito yung kakayanan nyo magbayad or yung kakayanan nyo sa sweldo nyo. Okay, huwag kayong ma-offend na pagdating dyan. Kasi depende pa rin yan sa hulog mo. Kung mas mataas ang hulog mo sa pag-ibig, mas mataas yung loan capability mo. Okay? Ano yung kaya mong ipahiram ng pag-ibig kasi kaya mong bayaran in the future. Yan yon. So, it depends pa rin sa hulog at sa income capability nyo po. Okay guys, so minsan nagtatanong ang mga brokers or mga salesperson about your sweldo. Yan ang binipis namin para makapasa ka ba dito or pwede kayong bigyan ng another property na suitable dun sa income requirement nyo para hindi naman tayo mahirapan na bigyan kayo ng bahay. Okay? Yun lang ang aming isa sa aming mga trabaho. Third, interest rates. Ang pag-ibig housing loan ay lower interest rates compared to the banks. Ang balita nga ay because of Bayanihan Act. We have a video Bayanihan Act 1, 2, and structure of pag-ibig videos. I can provide those videos or links to my description para meron kayong guide pagdating sa mga ganong proseso. So, if you want to get a lower rates,
meron tayo sa pag-ibig at bibigyan kayo ng red table. Right now kasi ngayon, because of restructuring ng pag-ibig and moratorium, because of the pandemic, meron silang special computation. But we need to go to your nearest pag-ibig. Okay? Nearest pag-ibig office. Kasi hindi natin alam ano yung special rate nyo. Siyempre, sila na yung nagko-compute because depende yan sa income nyo. At siyempre, ano yung nasa batas. Sa bank naman, meron naman tayong moratorium na 60 days. So, maaari rin sa central bank, balita ay hindi magtataas ang interchange ng mga banks because nasa pandemic na tayo. Yan ang maganda naman sa banks. Eh, medyo may leeway rin ang banks ngayon because naiintindihan nila most of the buyers of real estates ay naapektuhan sa pandemic to. So, don't be afraid to talk with the banks para magkaroon kayo ng ways na bayaran yung loan niyo. Okay guys, so see the links below para meron kayong guide about those things. Okay? And fourth, ang maganda ay loan repayment period. You should pay within 30 days pag-ibig. This as far as longer than most financiers demand. So, ang maganda sa pag-ibig is 30 years siya. But it depends pa rin sa age ng borrower. Yan ang maganda. So, alamin natin yon. Dapat alam rin yung kita nyo at sa age nyo. Yan. Pagdating sa mga combine-combine, basta meri, pwede mag-combine. Basta pareho sila nagtutulog na pag-ibig pan nila habang nagtatrabaho. Yan ang maganda sa pag-ibig. So, those are the advantages of pag-ibig loan fund. And if you want to have a house, pwedeng-pwede ka sa pag-ibig. Basta may mga requirements tayo. Meron tayong video about requirements para makakuha ng housing loan. I'll provide that video, that link below in my description too. So, I hope may natutunan kayo dito sa video na ito. Please, subscribe to my channel and huwag niyo kalimutan, press ang bell button. And if you have any suggestion or comments, comment sa subject na ito or any real estate topics na gusto niyo discuss ko, I'll provide you, I will just comment below and we will answer it and we can work on that video in the future. So, thank you very much guys and see you to the next video guys. Bye now! Thank you so much for watching. See you again on my next video.